Ayan, nandito na tayo sa bodega. May dala-dala akong pasalubong kay boss. Boss! Oh. Pasalubong ako sa'yo. Regalo, mabigat. Wow. Ayan, regalo ko sa'yo yan. Ang galing. Ayan, basahin mo na lang. May mga love letter yan. To Kuya Emo. 3HP Kulin Wall Mounted Split Type Inverter Model KSMIW25 Issue Board Mira ka, mga board to eh. Umisa. Love letter nga eh. Compressor Resistance Outdoor Unit Pan Working Indoor Working but Not Cooling Indoor Fault Indication. Oh, okay. Ah, yung isa. Ito yung kay Sir Iba. Ay, ito yung i-check ko. Okay. Sige, unahin na natin to. Mabira, akala ko regalo yung daladala mo sa akin. Yeah. Surprise ka ba? Ha? Ayan. Yan kasi, to, ah. Ano eh. Panasonic. Ayan. So, yun, i-check ko na lang to Panasonic na ito. Ayan, tingnan natin kung ano problema. Walang nakanote eh. Wala rin pangalan. Pero tinawag ito sa akin kanina, nakalagay daw sa box saka yung paper bag na ay, ano ba to? Ayan, eco bag. Okay, so subscribe na lang sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. Good day mga ka-aircon tech. Ayan, magbabasa muna tayo ng love letter ngayon. Ito, ba, mayroon isang, din pala yan ha? Isang board na dumating oh. Kay Sir. Ay, hindi ko na babanggitin pangalan ha. Tatakpan ko na lang. Yan, oh. May mga love letter ako. Wall mounted aircon Panasonic. Parts outdoor pan motor indoor board. One set. Indoor motor problem compressor and outdoor pan motor not working. Ayun. Ang love letter oh, yan no. Uso pa pala yan ano. Sana check yung susunod nito no. Ayos. Ayan. Dito yung Panasonic. Panasonic daw to. Tingnan ko na lang. So ayaw daw gumana ng ano ba sabi? Indoor pan motor. Pan motor saka compressor. Yun. Ayun. Are. Sige. Tingnan natin. Ito yung indoor. Ah, magkadugtong na. Ayan. Ba't walang sensor? Walang sensor to. Ewan, bakit may note dyan? Sir, walang sensor. Walang nakalagay. Wala yung sensor. Ayan. So, call into the attention. To. Kaya lang, walang sensor na nakalagay. Ang problema, hindi daw umaandar yung... So, ito kasi yung, ano, yung unit. Kapag ka walang sensor to, hindi talaga aandar ang outdoor nito dahil hindi naman to nagko-command. Ayan. Ay, balikan ko kayo. Maghanap muna ako sensor. Wala sensor, oh. Wala nakalagay. Ay, balikan ko kaya. Sige. Ako na sensor. Sige. Okay. Tingin ako ng sensor kung may katulad. Yan. Tika. May hiwagang maleta ko. Yan o. Oh. Mga sensor namin o. Oh. Yan. Ito. Buti meron ka. Ito yan o. Oh. Meron yan. Ito yung katulad yan. Ayan o. Oh. Ay, sa ano to? Carrier. Ayan, so tingnan muna natin, kakabitan natin ng sensor.
yung unit ni sir. Ayan, para na-check natin. Sakto ah. Yung ito yun oh, yung sensor niya. Ito kasing unit na yan, kapag kakulang ng isang spare, yan. Kaya sabi ko, padala nyo lahat. Eh, wala yung sensor. So, kapag wala ang sensor, hindi nyo talaga mapapaandar ang compressor at pan motor nyan. Kahit na umabot kayo ng isang taon dyan na nag-aantay, hindi yan naandar kasi may kulang kayo spare. Ayan, katulad nito, hindi naman dinala yung sensor. Or, ayan. Kapitan natin ang sensor and then check natin. So, ano to? Basic, ano ba tawag nila dito? Basic aircon o conventional aircon. Ayan. So, ang output niya, ito lang. So, indoor supply, tapos mag-out lang siya ng 220 volts dito. Ayan. So, yung line 1 and line 2. So, ayan. Basic aircon to, ha. So, diretso na siya. Dumaan siya ng relay. Ito yung relay. Papunta na dun sa pan motor and diretso na sa compressor. Yan, testingin natin yan. Kinabit ko yung sensor. Yan o. Oh. Yan, tanggalin na natin sa loob. Yun. Yan, so ito yung sensor ha. Lagyan natin ng tape yung pan para makita natin kung aandar. Yan. So, mga magpapadala po ng board, sana mas maganda kasi kung kumpleto na siya, yung isang set na siya. Kung inverter, indoor and outdoor, para isama nyo na sensor, isama nyo ang pan motor, para madali nating i-check dito kasi pagdating dito, may sasalang na namin sa lamesa. Ngayon, kasi kung kulang-kulang, tulad nito, kulang ng sensor, so, buti na lang, meron tayong spare ng sensor. Ngayon, kung wala tayong spare ng sensor, wala akong ikakabit. So, hindi pa namin matitenga yung unit. Kaya yung ibang napipending na unit, yun yung iba kadalasan, yun yung mga kulang-kulang na pinadala dito. So, iba pinadala indoor board lang, yung iba outdoor board lang. Nahihirapan kaming i-check kaagad kasi humahanap pa kami ng pagkakabitan. Ayan. So, check na lang natin kung aandar na siya. Power. Ayun. Ayan. So, nag-power yung unit niya. Ayan o. Oh. And ayan, namandar yung indoor. Tapos, ayan. Set natin sa AC. So, hindi ko pa may, wala tayong compressor. Pan motor lang yung pinadala nila. Yung, tingnan natin yung output. Umina ang pan niya. Ayun, pero may out siya, oh, yan oh. So nag-out siya ng 220, pero namatay yung pan. Gamitan natin ang remote. Yun. Yun, mandar na ulit. Kaya lang, namatay yung compressor. So pagka ganyan, patay ang compressor kasi nag-restart siya. So, minsan kasi meron kayong na-encounter na ganitong unit. Yung pan motor niya, mabagal lang ikot. Or hindi mag-turbo. Lalo na yung pinatay natin sa breaker. Na sire-reset ang program niya. So, ang gawin nyo, i-reset nyo na lang din. Pindutin nyo yung button. Yun o, may nakasulat doon sa, yun o. Focus mo to. Yan. So, meron yung mga button switch dyan. Na service switch niya. Ito yata yung AC, ipipress nyo lang yung dulo, yan o, katulad nyan, tutusukin nyo lang. Marireset na siya, kasi meron tayong mga complaint na nare-receive dito. Mabagal daw ang ikot ng panmotor, pero pagka nireset dito, nagno-normal na siya. Ayan, so, ito, balik tayo dito ha. Ayan, dito lang, reset button lang, dito. Tinutusok lang namin siya, nare-reset na siya. Ayan. So, wala pa siya. Hindi pa nagsuswitch yung relay natin. Teka, isubukan natin i-off.
Munuti ko sa saksak. Yan. So, pinlag ko ulit and i-on natin. Yung, mandar na. Antay ko lang mag-switch yung relay ulit. Yung. Yan ah. Meron na siya ulit. Kaya namin into yung pan natin. Kasi dito sa service switch ko lang kasi siya binuhay. So, hindi sumasabay yung ating pan motor. Yun. Patay siya. Yun ko sa remote. So, remote ang ginamit ko. Ngayon kanina kasi service unit, ay service switch yung ginamit ko. Yan. Umikot na ulit yung pan. Kaya lang naka-off yung compressor. So, naka-delay yung ating compressor. So, maaaring good na itong unit na ito. Ang naging problema lang ni sir, wala yung sensor. Yun o. So, maaaring hindi nakasaksak or yun yung problema niya. Sensor. So, kapag katanggal kasi yung sensor nito, tingnan nga natin. Ayan o. Naka-off pa to. Kapag katanggal ang sensor niyan, ng ganitong unit, hindi nagsuswitch ang compressor natin. Or kung may shorted tayo na sensor, hindi rin nag-on ang compressor. Kaya sa unang ganito, kapag hindi nyo mapaandar ang compressor at yung outdoor pan motor, ito yung unang i-check nyo, sensor. So yung value ng sensor, tingnan natin yung value ng sensor nito ha, si Panasonic. So ito kasi galing sa inverter ito, pero alam ko magkaparehas lang yan. Yan. So, para makuha nyo na yung exact value niya. Kaya patayin ko muna ito. Yun, lagyan natin ang ilaw. Okay, so yung tube sensor. Ito. So, nasa 16.8. 16K. Yung tube sensor. So, yung room temperature sensor, 13.9. So, nasa usually 12 siguro ito. Depende sa ano to ha. Pero good itong sensor natin na ito. Yan, take note nyo na yung ating... Ah, okay. So, baliktad. Ah, okay. So, ito yung tube sensor. Ang value ng tube sensor... $17,000, $17,400. So yung ating room temperature sensor nasa $14,000. Ayan. So take note nyo na. Yan. Yung value nya, ito yung makukuha natin. Sa actual to kasi binunot ito doon sa umaandar na unit. Yan yung mga pan testing namin. Okay. So ito, yung ating tatalakayin talaga ngayon. Pinakita ko lang talaga ito. Kasi ito yung ating ipo-focus natin. Ang problema ng ating unit, ang kadalasan dyan, hindi natin mapaandar ang compressor, pero umaandar ang indoor. So, basic aircon lang ito. So, maaaring napakasimpleng gawin lang sana. So, kung wala na ibang option, kinoconvert na lang natin sa Honeywell or yung conversion ng universal board. Ayun, so yun yung option natin. Pero sa ganito sana, kung may balik natin ang original, kasi simple lang, katulad nito, wala lang sensor, hindi niya mapaandar yung outdoor niya. Ayan. So, out na lang naman ito yung ginagamit. Mag-out lang siya ng 220 volts, isuswitch ng relay. So, ayun, aandar ng outdoor natin. Ngayon, kung hindi umandar ang outdoor natin, so madidetermine na natin, maaaring sira ang compressor, maaaring sira yung ating pan motor. Kapag nagkaroon na tayo ng out nito. So, 220 volts lang yung papasok doon. Ayan. And ito, paano ba ito nagsuswitch pala? Ito yung tatalakayin natin ngayon. Paano ba nagsuswitch yung relay? Okay. So, itatabi ko muna at medyo masalimuot itong aking lamesa. Ayan. So, medyo mahaba yung video natin. Ituloy na lang natin ang dire-diretso para masundan nyo ha.
Kukuha lang ako ng whiteboard. Yung! Nagabalik tayo ako. Okay. So, ito yung whiteboard. Yung switching ng ginagamit niya kasi is... Teka, dito ko i-drawing ha. Yan, pagpasensyahan nyo na yung drawing ko. May kapangitan. Yan, buti na lang. Maganda yung cameraman ko. Yan. So, ang tawag dyan, relay. Ito yung switching. Okay. So, ito yung nagsuswitch. Papunta doon sa ating pan. So, ito, yung isang paan natin is nakakabit sa ground. Yung isa is usually 12 volts yung ginagamit yan eh. Yan, 12B. Paano ba nagsuswitch itong ating relay? Okay. So, yung relay natin, connected dyan sa ating system. System IC ha, system. Yun yung CPU na tinatawag natin. Yan, so nakakabit siya sa transistor. Yan, tama ba yung aking drawing? Teka. So ayan, tama, ito yung emitter, ito yung collector, ito yung base. Ayan, so ito yung switching transistor na tinatawag natin. Yung common na number nito is C1815, common yung number na yan. Ayan, switching transistor ang tawag dito ha. So paano nagsuswitch yung ating relay. So, dapat meron tayong 12 volts na standby. Ngayon, kung dito ka kumuha sa ground and 12, kapag gini-on mo yung unit, wala ka pang makukuha dahil naka-open. So, maaaring open line pa siya. So, ito, connected siya dun sa ating collector. Tama ba? Ayan. Collector. And yung emitter natin, nakakabit sa ground. So, ayan. Magiging ground. Tama. Ayan. Tama. Ground or 0 volts. Yan. Then, itong base natin. Yung base natin. So, basic aircon to ha. Yung base natin ay galing sa ating system. System or yung ating CPU. Okay, so yung CPU natin, ang bumubuo sa ating CPU, nandyan yung ating room temp sensor. Yan, kita. Okay, room temp sensor, saka yung tube sensor. So ito yung nagdi-detect, yung tube sensor, yung nagdi-detect ng ating refrigerant. Yan, room temp sensor, saka tube sensor. Nandito rin yung ating control. Okay, so yun yung binubuo ng system natin. Ngayon, mag-out siya. So ito yung kaibahan ng inverter unit. Yung galing ng system natin, ang ini-out niya is volts. Hindi siya signal. Okay, system from system papunta doon sa switching transistor natin para mag-switch ang relay is voltage. Okay, from system ha. Yan. Packet ng system papunta sa base is voltage, volts ha, volts. Kadalasan yan is 5 volts DC. Yan yung madi-check nyo. 5 volts DC or parang natitcheck namin is 3.3 volts DC. Yan. 5 volts or 3.3 volts. Yun yung kadalasan natitcheck namin. So, hinahanap namin yung base na ito. And dyan yung tinututukan ng tester natin. So, ito yung positive ng tester natin. Ito yung negative. Yan. Positive and negative ng tester natin. Parang red and para madaling maunawaan ha. Kasi medyo malilito kayo kasi yung transistor natin parang ganyan. Yan, naka-monitor tayo and naka-DC volts tayo. Tapos magkakaroon siya, set nyo na lang sa 5 volts, ay sa 10
Yan. So, papalo siya. Maaaring 5 volts. So, kapag nagka-supply na yung base natin, from ground and base, magkakaroon ng out to. Yung out na ito, so, hindi out ang magiging ano nito ha. Magsuswitch ang transistor natin. From 0, pupunta siya doon. So, parang magsushort lang siya. Yan. Short ha, short. Magsushort. So, magiging 0. Magiging 0 na din ito. Okay. Yung 0, pupunta doon. Magiging 0 dahil magsushort yung ating switching transistor na tinatawag. So, magiging 0. So, ano mangyayari? Kung 0 ito, at 12 yun, so, 0 plus 12. So, 12 volts, magsuswitch na relay natin. Doon na aandar ang ating compressor at panmotor. Okay. So, maliwanag. I-actual natin to ha. Copy. Yan. Ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan. So, ito basic lang ito ha. Yes. So, ito yung dapat masundan natin at matutunan natin. So, hindi natin kailangan i-convert yung ating unit kung masusundan natin ito. Yan. So, basic electronics lang yan ha. Switching transistor lang. Yan. Nasa Google ho yan. Pwede nyong i-Google paano ba nagsuswitch yung transistor. Yung iba kasi signal ang pumapasok dito. Yan. Signal, magsuswitch ito. Pero ito, voltage. Pag pumasok yung voltage, magsuswitch yon. Pag nagswitch yan, magiging 0 ito. Yung galing sa 0, magiging 0 yung collector. Magiging 0 ito. Naka-steady yung ating 12. Pag nag-0 yan, magiging 12 volt supply yung ating relay. May output na ang ating compressor. Okay? Noted. Ayaw. Ang dali. Yan. So, ito ha. Teka. Medyo matagal ito. Ito na. So, may ni-ready ako kasi akong ito yung relay, oh. Nasaan na yung transistor ko? Ayun. Okay. So, gumamit na ako ng malaki na transistor. Ayan. So, kadalasan kasi 1815 ang ginagamit or maliliit na chips transistor. Pero ito, gumamit ako ng malaki para makita nyo kung paano magsuswitch. Based doon sa nilagay kong diagram, ha. So, ito yung transistor na parts. Ito yan ha. Ito. Ito yung transistor parts. So, merong maliliit na part na transistor. Ganito lang. Minsan parang kasing laki lang ng kuto na ganito. Yung pinaliit na ng pinaliit. So, gagamit lang ako ng malaki para maintindihan natin. Okay. Sige, balikan natin. Yung problema natin. Yung soldering ko ay hindi mainit. Ayan. So, standby tayo. Painitin ko lang yung soldering iron ko. A few moments later. Yan. So ayan, nagkaroon ako ng konting delay dito kasi yung aking soldering ay hindi pa pala mainit. Pero i-check muna natin ito ha, yung transistor. Dapat alam nyo nang i-check ito, yung transistor. Yan. Ngayon, kung hindi nyo makuha kasi dun sa mga tinuturo, may i-try nyo i-Google kung paano i-check yung transistor, yung mga ganito, para makita nyo kung paano ang switching or switching transistor na tinatawag natin, ha? So, hindi naman natin lahat ito maituturo or maipapaunawa kaagad. Yan. Okay. So, sa pag-check ng transistor, katulad nito, kunin natin kung alin yung base. Ayan. So, naka-steady yung aking black kasi NPN ito. Yan. So, pumalo siya dito. Pumalo siya dito. So, pag ni-reverse natin, dapat hindi siya papalo. Yan. Okay. So, good yung transistor natin. So, ito yung black na test prod ko. Yan yung tinatawag natin na base. Yan. And yung gitna, yan yung collector. And ito yung emitter, yung red. Yan, yung tinutukan ko ngayon. So, yung emitter. So, kung babalikan nyo yung drawing ko, yan. Emitter, base, collector. Okay. So, yung collector natin connected dun sa ating relay switch. Yan. Yung dinrawing natin, ha? Collector, C. Yung sign natin, C. Diretso yan dun. Okay. So, yung emitter, nakakabit sa zero or ground. Yan. Ground, ha? Yan yung sign ng ground. And, yung pinaka-base natin, ayan, galing sa system, magkukumand siya. Ha? Voltage signal ang ilalabas nito.
hindi siya signal, voltage. So voltahe ang ipapasok niya dito sa ating collect sa base para i-switch niya yung collector to emitter. Okay. Yan. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan. Maliwanag. Ayan. So i-solder ko lang ito. Ang ating base, ito. Ito ang collector. Yan ha. Base, collector, emitter. Okay. So kukunin ko yung collector. Doon base doon sa i-diagram natin ha. Ito yung relay. Actual. Ito yung relay ha. Lagyan natin ng hinang. Okay. Yun, mainit na. Ito yung collector ha. Ikakabit ko dun sa pinaka... Yun. Okay. Saan nga ba yung base natin? Teka nga. Nakalimutan ko eh. Okay. So ito yung base. Ito ang emitter. And gagamit tayo ng power supply. Yan. So 12 volts itong power supply na gagamitin ko. Yun. So saksak natin. Punta tayo sa 50. Teka, parang mas maganda kung digital lang ipakita ko sa inyo. Yan. So AC, ay DC supply. Positive. Ay negative, positive. Ayan. So yun yung 12 volt supply ng relay na gagamitin natin ha. Ito. Okay. So based doon sa drawing natin, positive. Kinabit ko, yan yung 12 volts na pumasok ha. And ito yung zero or ground, yung kulay black. Ayan. Ngayon, ito yung ating outdoor fan motor. Ayan, outdoor fan motor. So yung outdoor fan motor natin, ito na yung connection niya, capacitor and yung line natin, so 220. Yung compressor natin diyan din nakatap. So pag umandar ang fan motor natin, na-under din si compressor. Okay, so dito rin yung nakatap. Wala lang tayong compressor ngayon, pero itatap na lang natin. So kunin natin yung line. Okay, itong yellow. Dito, yung tanggal. Teka, babalik ko sa hinang. Napasobra yung lakas ko eh. Energetic ako ngayon eh. Yan. Okay. Pirated yung aking LED na nagamit. Ayan, okay, kinabit ko ulit ha. Yan, nasa na yung aking... Eto yung cord. Okay. Pag nakita nyo sa board, ito yung isang line na nakasaksak sa indoor. So may supply na pumapasok na 220. Teka nga, naayos ko nga muna ng maayos na hinang. Dali lang nga, hinang ko na maayos. Tatanggal eh. Yung positive ba ito? Tama ba yung kinabitan ko? Ay, maliktad. Dali, sorry. Wrong send. Ayun. May sign yan. Ito yung switch. Sa kabila, ito yung supply ng 12 volts. Kaya, balik na rin ko lang ha. Sorry, wrong send. Nakailan bote ka na ba? Hindi, pinashot ako yung technician ko, si Engineer Baldo. Yun. So, partida pa yan ha. Pinashot pa ako ng 6 na bote. Alang-halang na yun. Kaya nga, ayan no? Isipin mo, partida pa yan. Okay. Ayan. Teka, baliktad kasi. Kumutawanan. Ayan, yung 12 volts ha. Teka, baka sabihin nyo joke eh. Ayan. Ino-joke mo na yata kami. Ayan, so ito yung 12 volts. Teka, para kapanipaniwala, sukatan natin. Ayun, yung tester natin na naka-DC. Positive,
ting negative. Ayan, 12 volts. So, dapat yung ating yung isang paa na ito ng relay ay magiging zero. Ngayon, paano magiging zero yan? Diba? So, magkakaroon tayo ng supply from system galing dun sa ating base. Eto, nakikita tong base na ito. Kita yan. Mo ay. Papasok yung supply ng base na 5 or 3.3 volts. Magsuswitch ito kasi yung galing dun sa ating negative pupunta dun sa ating collector, magiging zero yung collector natin. Magsuswitch siya. Okay? So, switching transistor. Kaya tinawag na switching transistor ay para mag-switch. Ayan na. So, may 12 volts na tayo. Ngayon, ang problema natin, paano natin yan isuswitch? Problema mo na yun. Yun. Gagamit tayo. So, ito yung tester natin. Ilagay natin sa X1. Para lang makita natin ha. Ipagpalagay nyo na yung ating tester, ayan yung ating system na magkukumand ng voltage. May bahala ka na. Ika, ang makulit. Ito yata lasing eh. Yan. Okay. So, naka-volts tayo ha. Ang output ng ating tester, katulad dyan, pag naka-X1 tayo, 3 volts. So, may supply na 3 volts yung ating, yan ha, naka-X1 ako, X1. Pag naka-X1 ka, yung tester natin, nagkakaroon ng supply na 3 volts. Okay, ayan, tingnan nyo yung, ayan, ano ba to? Yun, volts. Yan, 2.8, equivalent to 3 volts. Ayan, ha. So, test prod ito ng analog, ito yung digital. Tingnan nyo yung out. Yun, may 2.8 tayo. So, is equal to 3 volts. 3. Okay. Round so, 3 volts lang, 3 volts ang ipapasok natin. Nasa na yung ating... Ikakabit ko muna itong line. Where is my... Ayun! So, kakabitan ko ng cord dito ha. Kunyari, ito yung 220 na pumasok natin. Kunwari na. Hindi, totoo yan. Yan. Ito, nilagyan ko ng plug. Ito yung 220 natin na galing sa indoor. Okay? So, ipa-plug ko na siya. So, ipinlag ko na siya. Kita nyo, hindi pa umaandar ang fan kasi hindi pa nagsuswitch itong relay natin. And, ito yung switching natin. Ang ginamit ko, tester. Kasi meron akong 3 volts na galing sa tester. Yan. So, isuswitch natin. Yan ah. Umandar ang pan motor natin. Akalaan mo yun. So, ibig sabihin, umaandar na rin ang compressor natin. Yun yung logic na hinahanap natin. Okay. Tanggalin ko yung tester ko. Patay ang pan motor natin. Okay. Okay. So, susupplyan ko siya ng 3 volts. From base and emitter. Yan. So, maliwanag na. Maliwanag. Kung paano nagsuswitch yung ating relay. Yan. So, ganito rin yung application ng inverter aircon natin. Para mag-switch yung relay natin. So, may pumapasok siyang voltage dito. Yan. So, sinwitch niya. Okay? So, tanggalin ko. Patay. Yan. So, balikan natin yung din-drawing ko kanina, ha? Teka. Ang sagwana ng itsura. Buburahin ko muna. Para medyo maliwanag. Yun. So, walang tagabura ng blackboard. Ay, whiteboard pala. Yun. So, nung ako'y nag-aaral ho ng high school at saka nung ako'y elementary, lagi ho akong nasa harapan. Dahil taga-bura ako. Ayun, taga-bura ho ako. Kala ko ikaw yung matalino. Hindi, taga-bura. Okay, Mr. Lumanglas, burahin mo na yung ating pisara. Eh, pisara ang tawag sa amin. Pisara. Okay, so ito yung transistor natin. Yan. Okay. Base, collector, emitter. Ito yung ating relay. Okay. Coil, switch. Yan. Okay. So, standby 12 volts. Ground. Okay. Nakakonect siya doon. Tama.
Ayan, nasundan nyo. Collector, collected din eh. Ulit ka lang eh. Ayan, galing sa system. System natin tawagin para madaling maunawaan or CPU, Central Processing Unit. Okay? Okay. Central Processing Unit na, ROM temp. Pahirap na ng pahirap. Ay, siyempre. Ako nga nahihirapan eh. So, iba ang term na ginagamit ng engineering dito ha. Yung ginagamit kong term dito, yung kung paano nyo mauunawaan ha. Okay. So, mayroong mga engineering na kukontra doon sa ginagawa natin. Pero ito yung nakita ko na pinakamadali nyong maiintindihan. Okay? Okay, ito yung tube. Ay, puto, hindi na marunong mag-spell. Tube sensor. Yan, tube sensor. Okay, paano ito magkakaroon ng cut-off? Kung nag-set tayo ng 24 degree. Okay, degree ha. 0 degree. Kapag nabot na niya yung 24 degree, yung volts na pumapasok dito, magka-cut. Or mawawalan ang supply yung papasok natin sa base. Pag nawala yung supply ng base, yung ating relay mag-o-open. Okay. Kasi wala ka ng supply dito. So, itong supply na ito, magka-cut siya. Okay? Okay. Ayan. Ngayon, kapag ka yung room temp natin ay nag-switch na or mainit na, umabot na tayo ng 27 degree, magkakaroon ka ulit ng output voltage dito. Yun. Pag nakasupply ka dito, isu-switch niya ulit ito. Magko-close na ulit yung ating relay. Antar na ulit ang compressor. Okay na. Ayun, maliwanag na. Naintindihan na tayo. Burahin ko ulit. Okay na tayo dito ha. Yan. Eh, ayos na pala. Anong pagkakaiba ng inverter? So, ang problema natin, inverter, kung ito ang indoor, ito ang out. Outdoor naman. Dumudun na ilong ko. Yan. Nasa one, inverter na natin. 2, 3. L, N, S. Yan. Yung S natin, ang tumutuloy dito, inuulit ko, hindi voltahe. Ang, kaya nilagyan na nga ng S, eh, ibig sabihin, signal. Yan. Ang signal, ang nakasakay sa signal natin, merong AC volts, merong DC volts, at merong signal. Depende sa ikinukomand ng ating indoor. Okay. And depende yan sa ibinabalik din ng ating outdoor. So, nag-uusap silang dalawa. Naintindihan nyo na. Copy. Yan yung inverter natin. Hindi voltage ang tumutulay dito, ha? Signal. Kaya hindi kayo pwedeng mag-check ng tester from N to S. Yan. Yung pinapaliwanag natin, merong kumontra dito eh. Paano ba ikukwento? N, L, S, itinutok mo dito yung test mo ng positive. Itinutok mo dito yung negative. Gumamit pa ng plot. Anong makukuha nyo? Ay AC ito. Ito signal. Anong lalabas? Eh di wala. Anong makukuha nyo? Ay di fluctuated supply. Gumagalaw na supply. Di ba? So si Daikin, sa signal nila, yan ha Daikin, yun yung nakita ko Daikin. May nakasakay siyang voltage na DC para isupply niya yung outdoor niya. So, hindi nagsuswitch on ang outdoor kung wala ang indoor. Kaya, nahihirapan kaming gawin ang Daikin nang walang indoor unit. Okay? Ayun. Kaya, hirap gawin. Pag outdoor lang ang pinadala dito, hindi namin ma-check kaagad kasi wala kaming indoor unit. Hindi namin ma-switch. Yan. So, maliwanag na ha. Hindi na tayo pwedeng mag-check ng positive din ng test prod or tester natin to signal dahil wala kang makukuha dyan. Fluctuated supply lang yan. Yan. Ganun. Okay. So, ang signal na tinatawag, signal. Kaya nga, signal. May nakakargang AC, may nakakargang DC.
yon yung dumadaan dito. Yan. So ito basic yung itinuturo natin. Actually, basic pa rin ho ito. Eh paano kung tanggalin na itong communication na ito? Eh di lalo tayong mga ngamute. Ito yung indoor natin. Ito yung out. Wala na tayong communication. Ang signal niya, Bluetooth. Yan. Ito na yung susunod na generation natin. Wala nang wiring. Ang nakakonect na lang dito, tubo. Wala na tayong indoor pan. Ay, wala na tayong communication signal. True Bluetooth na lang. Ikaw ba mag-iimbento nun? Hindi. Yan na yung susunod. Antayin nyo yan. Sigurado lalabas yan. Hindi na kayo gagamit ng wire from indoor to outdoor. Ito, nakakonect na lang yan sa breaker natin na AC. Ito, nakakonect na rin sa breaker na AC. Ayan. So, kung hindi tayo makakahabol dito sa ginagawa natin, hindi nyo na masusundan yung susunod pa. Ayan. Wala na tayong wire. Ito, tube na lang to. Tube or copper tube. Copper tube from in to out. Yan. Wala na tayong wiring na gagamitin. Ang mag-uusap na lang dito, true Bluetooth na lang. Or signal from in to out. Magsuswitch na siya dahil galing doon sa signal dito. Yan. Parang nag-uusap na siya. So, meron na tayong lumabas na wala ka pa sa bahay, nando ka pa lang sa trabaho mo, i-on mo na yung aircon. So, yan. Meron na tayo niyan. Ngayon, ito na yung susunod natin. O, antayin nyo na yan. Kung hindi nyo ito nakuha, yung basic na itinuturo, hindi nyo na ito masusundan. Ang alam na lang natin kung paano i-connect yung tubo at i-connect yung tubo din eh, paano hinangan, yun na lang. Ngayon, kung hindi natin na alam ito, paano natin gagawin yung board? Paano nyo i-analyze yung board? Ayan. So, ngayon pa lang, aralin nyo na ang basic electronics. Kanina, ilong ko lang dumugo. Ngayon, pati tenga ko na eh. Ayan na. Hanggang dito na lang muna tayo. Ikinuwento ko lang ha. Hindi ito usapan lasing ha. Malinaw ang utak at isip natin. Ayan. Okay. Okay. Approve.